Ah, batiin na rin natin si Kasosyong Ana. Nasa si Kasosyong Ana? Opo, opo. Kasi si Kasosyong Ana. Ano po ba Ana de Luisa. Ang isang ano natin dito. Alam mo naman mahihain ako eh. Oo, ang isang, actually ano rin si Kasosyong Ana, parang nanay natin dito na gumagana. Nanay, oo, oh, oh. Parang nanay-nanay. Oh, Kasosyong Ana, natutuwa ako kay Kasosyong Ana kasi yung anak niya, na-impluensyahan niya na na-join sa group. Sir, ano? Idol ka nun. Talaga po. Nagugulat nga ako eh, nag-share siya eh. Nagugulat ako bakit siya, nag-share siya ng mga ano mo eh. Nagkausap kami doon sa comment to sa isang KMG. Salamat po sa pag-introduce. Meron sa inyo mga kasosyo na maaring hindi na makapagnegosyo. Pero, yung mga susunod yung henerasyon, sila ang magnenegosyo. Pero kayo yung counsel nila. At parang kayo na rin yung nagnegosyo. Huwag kayong malungkot na, ay hindi ako nakapagnegosyo. Huwag na kayo malungkot, huwag kayong malungkot doon. Kasi kung maayos kayong counsel sa susunod na henerasyon ng pamilya nyo, kung kayo yung hindi magsasabi na, ay mahirap yan. Ay, hindi maganda yan. Kung kayo yung hindi ganun, kayo yung magsasabi ng, okay lang yan, ano, iho, kahit na mali-mali ka, ganyan talaga. Kung kayo yon sa pamilya nyo, malaki na yung mababago sa susunod na henerasyon nyo sa pamilya. Si Kasosyong Ana, kung yun yung role niya ngayon, eh, let it be. Kung iba sa inyo, may edad na rin na parang wala nang chance magnegosyo, hindi po. Kahit di kayo magnegosyo, yung ambag nyo na counsel sa mga bata sa henerasyon nyo, napakalaking bagay, no? Napakalaking bagay, huwag nyong titipirin. Kasosyong Ana, message sa mga ano magulang na kagaya po ninyo. Ako, ligas po talagang mahihain yung mga anak ko. Isa lang yung nahata ko eh, kasi nung nag-time na nag-business ako sa Pilipinas, sabi ko mali pala. Kasi parang weak sila. Alam mo yun, takot silang sumubok. Kasi nga, hindi ko sila nasanay. Dapat pala, bata pa lang, sinanay ko na isa-isa, binibit-bit ko para nakakasalamuhan nila iba't ibang tao. So, makukuha nila yun. Maling-mali ako doon. Tatlo kong anak na, kasi ang nasanay lang po, yung nagpupulis ko ngayon. Yun lang yung naturoan ko siya talaga, malakas loob noon. Pag sinabi kong ganito, ganito. Kaya nung nag-asawa siya, na parang napilayan ako. Ang hirap din. Pero, sabi ko nga, sabi ko lagi kong ini-encourage yung mga anak ko. Ngayon, lalo na ngayon nung napanood po kayo, sir. Sabi ko, ang daming mga bata doon. Sabi ko, subok ko lang ng subok, tama sila. Kasi kung hindi natin subukan yung isang bagay, hindi natin malalaman kung pwede ba o hindi. Sabi ko, katulad ko, ang dami kong failure na eh. Pero sa totoo lang, ako yung matapang talaga ako. Yun yung meron ako, lakas ang loob. Yun yung wala sila. So dapat tayong mga magulang, tama po yung tayong mga magulang, dapat tayo yung sandigan ng mga anak. Pag bumagsak, alimbawa, kasi may katulad may mga naririnig naman ako dito ngayon na mga batang negosyante, yung mga bumabagsak na pero parang nasisisi. So wag ganun. Kailangan marinig nila talaga yung encouragement na okay lang yan. Basta okay. hanggat kaya bangon lang. O yan ang ginagawa parang, ni Kasosyong Ana sa kanyang opo, mga ano. Parang tama, pagpag lang. Pero syempre tao lang po ako ha. Hindi ko lang pinapakita sa mga anak ko na yung pag nanghihina na po yung loob ko, hindi ko sa kanila maipakita. Hindi ko maiparamdam na ganun. Pero lagi ko lang sinasabing walang ibang magtutulungan kundi tayong pamilya. Sa akin kayo makinig kasi wala namang, hindi ko kayo ililid sa mali. Sabi ko sayang yung buhay nyo kasi kung may ganito na nag-guide sa akin nung bata pa ako, sabi ko baka at my age now, mayaman na ako. Kaso lang wala eh, talagang ganun siguro talaga buhay. Kumbaga may rason kung bakit ka naging ganun. Marami po akong pinagdaanan na hindi ka panipaniwala sa pagmumunga ko na to. Mukhang hindi ako seryoso, pero marami ako pinagdaanan na yung talagang very inspiring. Pero, yun nga, tamad po kasi ako mag-type ng mga, ano, mas gusto ko yung ganito. Diyan salita. Pero, yun naman ang anak niyo po. Maano si Kasosyong Ana, masalita. Maswerte din po ako sa kanila kasi sumusunod sila ngayon. Actually, hindi ko po masasabing ano pa, ano ba yun? Kasi, actually, dalawa kong anak, yung anak ko na yun, sir, na nagmi-milk tea, napakatamad noon, as in. Pero, masipag na ngayon. Matagal ko na siyang ini-encourage na, anak, mag-negosyo ka na lang. Kasi naglugi ako nung una ko eh. Kasi wala sa kanila sumusuporta eh. Yung sumusuporta sa akin, nag-asawa. So, kaya, yung isa kong anak na magpupulit. So, nung nagka pandemic, kaya tong pandemic na to talagang as in bless sa akin. Hindi ko siya tinignan na masama. Kasi nung nagsabi yung anak kong, yun yung babaeng nagmimilty na, sabi niya, ma parang gusto ko silang gawa ng coffee jelly. Bahala ka sa buhay mo, sabi ko lang. Humingi ka ng pera ka papa mo. Kasi wala po sila lahat trabaho.
to be honest. Tapos, dahil nga may pandemic, sige, sabi ko. Hanggang sasabi niya sa akin, ma, parang nagugustuhan ko. Parang gusto ko mag-experiment ng milk tea. Hindi niya po alam, naghahanap na ako. Mm. Bumili ako ng module. Module lang. Bumili ako 300 pesos sa internet. Sinend lang sa amin. Binigay ko sa kanya. Tapos nung sinabi niya, ma, dapat may training ako aatenan eh. Hindi niya alam, nakikipag-usap na ako, nakikipag-negotiate na ako sa isang pwedeng mag-semin. Pandemic po yun. Mm-hmm. Pero hindi niya alam, nakikipag-negotiate na ako, nagbayad na ako. Sabi niya, wala akong pera, ma. Sabi ko, basta meron ko pamasahe yan, punta ka dun. Sabi niya, wala nga akong bayad eh. Basta akong bahala, bayad na, pero nakikipag-negotiate pa lang ako doon. Kumbaga, hindi ko pinakita yung mga side weakness natin. Kasi, kasi alam kong mahina yung mga anak ko eh. I mean, hindi naman mahina, pero walang lakas ng loob. So, hindi ko sila tinatolerate na maging ganun. Encourager lang tayo, napakalaking bagay na yun sa henerasyon natin. So, thank you to kasosyong Ana. Kamusta? Sana makasama pa natin yung mga anak nyo dito sa susunod. Baka next batch na sila, no? Baka sila na yung next generation. Kamustahin din natin si ano? Nakita ko si kasosyong Rene. Classic din to eh. Si kasosyong Rene. Asan si kasosyong Rene? Nawala? Ano? Kasosyong Rene. Dami ng benta. Asan na? Ayun, si kasosyong Rene. Nakamute ka. Classic to si kasosyong Rene. Unang nagpaiyak yata to sa kasosyo eh. Asan na? Kasosyong Rene. Nakamute ka eh. Nawala. Hello po. Kasosyong Rene, nakamute ka pa din. Kay nanay po. Ano po? Mag-suggest po ako dun sa milk tea. Parang babae na. Lakas na siya. Wala. Hindi makapagsalita sa kasosyong Rene. Ayaw makakunik niya. Lakas na siya. Kasosyong Rene. Nagpipeedback. Nagpipeedback. O sige, mamaya na lang kasosyong Rene. Kumita na rin yan si kasosyong Rene. Okay, sige, yun na yung mga kamusta. Pasensya sa mga hindi nabate mga kasosyo yung iba ha. Pero basta steady lang kayo diyan. Nabati ko lang yung lagi ko natatandaan, no. Yung talaga etong last past 20 Zoom natin. I encourage you everyone, yung iba mag-participate pa. Huwag kayong mahiya. Kung may mga nag-stand out, huwag kayong mailang sa mga nag-stand out na iba. Kaya niyo rin mag-stand out. Pantay-pantay lang tayo dito. Sige, kasosyong Red, si kasosyong Red ang host natin ngayon. Sa susunod iba na ulit. O kaya maghanda po kayo, mag-practice na kayo sa alam yung paano kayo magiging host. Basta, hindi ko kayo tuturuan kung paano maging host. Basta ilapag nyo yung mayambag nyo. Ganun. Dynamic lang tayo. Walang formality. Basta, yun yun. Kasosyo Red, ano na sunod dating tanong dyan? Tapos, ilan pa yan? Actually, kasosyo, dami pa nito. Kinukuha ko lang ng kinuha yung mga tanong. Sige. So, ayun. Ilan yan? Stop na muna. Stop na. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 15 pa to. 15. Pwede mo ba pagsamasamahin na yung mga para magkakamuka? Actually, ganun lang ang ginagawa ko, kasosyong Arvin. Pinagsasama-sama ko na yung isang mag-related na questions. Okay. 15 pa rin sila? Oo. Kasi yung iba, mga first line lang yung mga questions. So, pero parang correlated. So, ginawa ko, pinagsama-sama ko lahat ng mga topic na ano, parang doon papunta lahat ng questions nila. Okay, sige. Wag mo na muna dagdagan yan, kasosyong Red. Ha? Stop na muna dyan sa 15. Tapos, sige, tirahin na natin yan. Sige, sige. Unahin na natin tong ano, isang, actually, tatlo yung nagtanong. Teka lang muna, pakilala ka nga muna ulit, kasosyong Red, para sa lahat. Pakilala muna si kasosyong Red ulit. Yun, maraming salamat po, mga kasosyo, especially po kay kasosyong Arvin. Ako po si Red Alejo, so inspiring entrepreneur din, matagal ding empleyado sa 5 years po sa manufacturing, 10 years naman sa BPO industry. Hanggang sa na-realize ko po nung nandun ako sa BPO industry na kailangan ko palang magnegosyo. Ayan. So kapapanood po, yun, na-inspire ako sa mga ano po, sa mga kwento ng mga kasosyo natin. Kasi yung iba po dyan na pagdaanan ko din. Ako po yung isang malaking katotohanan na nasa corporate world na. Kumbaga sabi nga nung mga kasamahan ko, nasa kama na, lumipat pa sa sahig. Bakit po? Eh maganda sahod eh, sa corporate eh. Pero na-realize ko kasi na kaya pala maganda sahod mo, ang pinapayaman mo, boss mo. Tapos, ang pinapalaki mo, kumpanya ng boss mo. So, the more na masipag ka at magaling ka, the more na yayaman at yayaman ng boss mo. So, na-realize ko po yon for 10 years. Kung baga na-hit ko yung peak. Tapos, one time lang, ang masakit na katotohanan po is hindi ko nakuha yung inaasahan ko doon sa boss ko. Kaya ako nag-resign. Walang kaatog-atog, pinirmahan ng boss ko yung resignation ko. Kumbaga, lahat ng pinaghirapan ko para sa kumpanya niya ng maraming taon, nawala. Kumbaga, yun. So, yun po nangyari. Masakit na katotohanan. So, meron akong nakuha. Palibasa nga wala ko ideya sa negosyo, may nakuha akong last pay ko, saka 13 month, yun po yung ginamit ko. Katulad po ng maraming mga negosyo na sinimulan, lahat po nag-fail. So, nagsimula kasi ako, nag-trial and error, nag-networking din po ako. Ilang-ilang mga networking companies. Kasi ang akala ko noon, sabi nga nila, pag nakinig ka sa mga mentor, kuno, magiging ano ka, magiging millionaire, millionaire ka.
Oo, billionaire. Hindi po totoo yun. Ang totoo po niyan, walang ibang pwedeng makatulong sa'yo kundi sarili mo. Yun po yung na-realize ko. Kaya yung kanina kay kasosyo, nung umiiyak siya, kasi nahirapan siya dahil sa ang hirap mamili sa desisyon niya kung negosyo o yung buhay ng pamilya niya or buhay ng kapamilya niya. Dumating din po ako sa point na ganun. Pero after po nun, nung na-realize ko yung sinasabi ni kasosyong Arvin, kasi pinapanood ko po siya eh. Actually, 2 taon ganun pong sinusundan yung vlog ni kasosyong Arvin. Hindi lang po ako nagkakaroon ng pagkakataon na mag-join dito kasi mas pinili ko po lumabas ng bahay. Yung tipuwang execute, itry lahat ng pwede ko itry. I-gain yung lahat ng mga pwede ko matutunan kasi mahirap po yung nag-resign ako bigla eh. Tapos bigla ako magne-negosyo. Wala talaga po akong kaalam-alam, zero knowledge ako sa negosyo. And that time po, yun nga, kung ano lang yung meron akong skill, ang laking tulong po nung mga video na napapanood ko sa YouTube at saka yung kay kasosyong Arvin na rin, natuto po ako, nagsimula ako ng isang printing shop way back 5 years ago. Dumanas kami na wala talagang, alam niyo yun, walang benta sa loob ng 1 linggo kasi hindi kami kilala eh. So, ang masakit po noon, ang dami naming kaparehas na negosyo sa subdivision namin. Sa loob po ng 5 taon, kami lang yung consistent na lagi nagbubukas. Kahit linggo, sa loob ng 5 taon po, ngayon po kami na lang yung natitira. Kami na lang yung kilala. So, ganun pa rin po. We still have that. Tapos, natuto kami mag-expand. Mag-try kami ng ibang venture naman po. And right now po, yun. Yung dati ko pong mga nakilala sa networking company na nagtayo ng traditional business, nakita po nila yung background ko. Kasi, financial data analyst po ako dati sa corporate. So, itong mga naging kaibigan po natin, sabi ko nga, malaki din po na itulong sa akin ng networking. Pero hindi po sa part ng income. Ang naitulong po sa akin ng networking is yung communication skill ko sa tao. So, yun po, nagkaroon ako ng confident na makipag-usap, kaya nung katulad ng ginawa ni Sir kanina, nagkaroon ako ng core asset na kahit sinong tao pwede kong kausapin, hindi ako kinakabahan, hindi ako natakot. So, ginawa ko lang po is parang naglumipat lang ako ng field kasi dati, yung skill po na yon ginagamit ko lang sa mga boss ko. So, lumipat po ako ng skill. Kumbaga, sarili ko na ngayon yung tinutulungan ko. So, dati po, ang source of income lang, employment eh. So, ganun po kami nasanay ever since. So, nung nag-negosyo na, nag-up and down, hindi na pareho yung kinikita araw-araw. Pero alam niyo po yung pakiramdam na mag-fail ka man pero masaya ka kasi may bagong bagay ka natutunan. Kaya nung nagkaroon po ako ng pagkakataon na maka-join dito sa kasosyo, talaga sabi ko nga ito yung mga wisdom po na hindi, kung iisipin walang katumbas na pera po eh. Ang tingin ko po dito sa kasosyo group, ito po yung wisdom na dapat tinitreasure nyo. Kasi kung iisipin po, sa mga nakaraan po, naghanap din ako ng mentor eh. Yun po kasi ang turo sa amin eh. Dati, yun yung pagkakaintindi ko eh. Alam nyo po yung naghanap ako ng mga mentor, pero pinakamababang consultation fee ko po, 5,000 pesos. Doon pa lang, wala na eh. Tapos enroll ka, sabi nila, pag nag-enroll ka sa ganito, mga workshop, magkakaroon ka ng ganitong skill, which is not bad naman po. Totoo naman. Kaya lang, hindi mo pa rin makuha yung pinaka-core mo eh, kung ano ka talaga eh. At the end of the day po, ikaw lang yung makaka-discover nun using your own experience. So, yun po. Kaya nung nakakarinig na po ako ng kwento, sabi ko, yung mga kwento ng mga kasosyo natin, lalo na nung mga nag-zoom na po kayo, gusto ko talaga maka-join, kaya lang po yung oras kasi tumatama siya dun sa mga may schedule din ako. So, nung pinapakinggan ko po, pinapanood ko sa YouTube yung mga part by part ng mga ng kasosyo, nakikita ko yung sarili ko dun sa mga kasosyo natin na alam niyo po yun, yung down, yung umiiyak, kasi nga nahirapan magdesisyon. Nakita ko po yung sarili ko sa kanila kaya sabi ko sana mabigyan ako ng pagkakataon na maging part ng kasosyo. Para kasi kahit papaano po wala man ako maibigay sa inyo na iba pang tulong sa ganung paraan po yung piece of advice na na-experience ko po kasi yun eh. So at least kahit papaano po yung baga paano ko siya hinandle kasi totoo naman po yun eh. Ang success naman po natin, alam naman natin ng mga kasosyo yan eh. Ang success po hindi doon sa dami kung anong meron ka. Ang success po doon sa kung anong naitulong mo sa ibang tao. Yun, natutunan ko po yun kay kasosyong Arvin. Glory to God. Yun, so yun ang yun ang isa sa mga lagi kong dinadala. Kaya kahit sa negosyo namin ngayon, taglay pa rin po namin. So na-involve po ako bilang marketing, nakuha ako ng isang kasosyo, yung nakakilala sa akin dati, nagtayo ng company. Pero dito lang po ako sa bahay. Yun ang maganda sa kanya. So nagagawa ko yung negosyo ko same time sa nakakapag-try din po ako ng ibang Kaya ngayon po Sabado, weekend actually ako ayoko po kasing nakatambay. Sabi nga ni Kasosong Chikoy, galaw-galaw, bawalan tamad. Ayun, so
naghanap po ako ng ano, eh nakita ko naka-schedule po ngayon yung ano, yung Zoom, kaya nag-try po ako. And salamat po ng marami kasi in-accept ako. And sana po ano talaga, yun, makatulong din po ako anumang parte para dumami tayo. Yun po para dumami pa tayo. Ayun. Oh, kasi kakilala na natin si Kasosyong Red. Oh, Kasosyong Red, salamat sa ambag ngayong hapon ha. Oh, sige, tuloy na natin yung question na susunod. Tapos ko, last na yan kasi uli na ano, Kasosyong Red. Mga kasosyo, katop na po sa tanong. Tapos pagsasamahin ni Kasosyong Red yung ibang magkakaparehas diyan, baka pwede nang mag ano, sabay. Sige, Kasosyong Red, salamat ulit. Sige, tuloy na tayo, please.